Hello, good afternoon po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Freddy Matera, Publishing Director of Central Luzon Conference. Ngayon po ay nais namin kayong paglingkuran sa pamagitan po ng maiksing pag-aaral na may kinalaman po sa spiritual training in the home. Alam po natin mga kaibigan at amin po mga ginigiliw na taga-pakinig at taga-panood dito po sa studio ng Lumingkit Studio, at nais po namin ibahagi sa inyo ang may kinalaman po sa napakahalagang department. Ito po ay ang tinutukoy dito ay ang ating pong tatlong bahaging mahalaga dito po sa buong mundo. Ito po ay ang akin pong tinutukoy dito ay ang may kinalaman sa ating family, sa community, at sa ating pong church. Yan pong tatlong bahaging ito ang napakahalaga sa buong mundo para po ating ma-enjoy ang ating buhay habang tayo nabubuhay at naghihintay sa ating Panginoon. Ngayong gabi ay nais ko pong ibahagi sa inyo ang napakagandang pag-aaral na may kinalaman sa ating family, spiritual training in the home. Nais ko pong dalhin sa inyo ang napakahalagang talata na ito po ay masusumpungan sa Revelation chapter 1 verse 3. Nakalagay. Ang sabi po dito ay, "Blessed is he that readeth, and they that hear the words of the prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand." Kung ating pong tatagalugin, mapapalad ang bumabasa at nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito, sapagkat ang panahon ay malapit na. So, gusto ko pong i-share sa inyo ngayong gabi ang may kinalaman po sa tinatawag nating reading. Ang reading po ay kailangan ng magulang, ng atin pong mga kabataan, students, at lahat ng mga guro at lahat ng mag-aaral sa atin pong paaralan. At ang sabi po dito sa 2 Timothy chapter 3, verse 15 to 17, ay ang wika po dito, "In that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus." Ito pong banal na kasulatan ang napakahalagang babasahin sa atin pong mga anak sa pagtuturo sa ating tahanan. Sapagkat ito pong banal na kasulatan, ang sabi rito ay mula sa pagkabata ay nalalaman na ang banal na kasulatan ay ano po, makapagpapadunong sa tao, ibig sabihin po ay makabibigay ng karunungan upang matutunan ang lahat ng mga bagay at lalong-lalo na po para sa ating kaligtasan sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At sunod pong talata sa verse 17, "All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in the righteous in the righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works." Kung ating puliliwanagin sa Tagalog, ang lahat ng kasulatan ay binigay sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo, sa pamagitan ng kanyang inspiration, ito po ay mapapakinabangan. Ito po yung mga profitable o mga tinatawag po nating prophet, pakinabang. Kapag kayo po ay nagbabasa ng banal kasulatan, ito po ay makapagtuturo. Oh, sa pamagitan ng ano po, ito ay makapagkukurek, magbibigay ng instruction ayon sa katwiran ng ating Panginoon na sila at ang bawat isa sa atin ay makagawa ng mabuti. And especially sa atin pong mga minamahal na mga kabataan. At ang isang maganda pong pamamaraan upang tayo po'y mahubog sa salita ng Diyos, especially po sa ating mga kabataan, ay atin pong mahuhubog sila habang sila ay bata pa. Sapagkat sa Biblia, ay sinasabi po dito sa Ephesians chapter 6, verse 1 to 4, "Children, obey your parents and the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandments with promise, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth."
Ang sabi doon ay igalang mo ang iyong ama at iyong ina upang ang iyong buhay ay humaba sa ibabaw na lupa. And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Ito ang pinakamagandang basihan at pamamaraan kung paano po natin huhubugin ang ating mga anak sa pamamagitan po ng pagtuturo sa mga bata na hindi po natin dadalahin sa ating sariling paghubog, sa ating sariling pagkaalam, sa ating lakas, sa ating persang pagpapasunod sa mga bata, kundi ating inunurture ang ating mga anak sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. At dito sa Uzziah chapter 4 verse 6, mga kaibigan, ay may sinasabi po dito, "My people are destroyed for lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt be no praise to me, saying thou hast forgotten the law of thy God, I will also forgotten thy children." Ito po'y maganda sa Tagalog kung atin pong itatranslate, mga kaibigan. Ang sabi po dito sa, ang wika po dito, ang aking bayan ay ano po, nawasak dahil lang po sa kakulangan ng kaalaman at dahil lang sa kanilang pag-reject o pag-walang halaga, pagbabaliwala sa salita ng Diyos at sa karunungan na ibinigay ng Panginoon. At kung ito'y kakalimutan ang mga kautusan ng Diyos, ang wika po, mga kapatid, mga kaibigan, ay kalilimutan din ang kanyang mga anak. No? So, mahalaga ito. Kung ating po nga gagawing ititrain ang ating mga anak, ang sabi dito ay nawasak ang kanyang bayan dahilan sa kakulangan ng kalaman. Mga kaibigan, ito pong ating mga anak ay mahalaga ang knowledge from God, knowledge from the Bible, through reading. Kung atin pong tuturuan ng mga bata sa pamamaraan o training sa ating tahanan, ang atin pong mga anak ay matuturuan po natin ng tama, wasto, correct, at ang Biblia ang pinakang maganda pong pamamaraan ng ating pong mga anak ay maturuan ng tama at mahubog sa kanilang paglaki. Ang wika po sa Proverbs 22:6, "Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it." Ito po ang maganda. Ang ating pong mga anak ay katulad sa isang punong kahoy. Habang sila po ay maliit pa, hindi pa sila lumalaki, mas madali po natin silang hubugin. Ngunit kapag ka ang isang bata ay atin pong saka natin na ititrain, kapag sila po ay maedad na, tumanda na sila, ay marupok na po yan. At yan po ay kung sa kuwi matigas. At pag pinuwersa po natin, maaari po yung bumigay. So, ang panahon, sangayon sa Banal na Kasulatan, sa Proverbs 22:6, ay turuan natin sila habang sila po ay mga maliliit pa lamang. So, dito po ay makikita natin ang ating mundo. Your world, it is coming apart. Ang atin pong mundo ay talagang napapansin po natin na pasama ng pasama, pawasak ng pawasak. Oh? Para po itong kandila, Earth's final moment ay like a candle na ito po ay paupos ng paupos. Andiyan po yung ating kapaligiran na punong-puno po ng maging sa ating karagatan, polluted, maging sa ating hangin, polluted na rin po tayo. At lalo't lalo na po ngayon, marami pong mga pagbaha, flooded, dahilan po ito sa mga puno ay nawawasak na rin, pasama na rin pasama. At ang mga tao, maging ang makabataan natin ngayon, hindi katulad ng unang panahon, naabutan ko po yun noong 1970s, ang mga panahon namin noon ay magalang pa ang mga bata sa mga matatanda, sa mga magulang. Although ngayon naman ay meron pa rin magagalang, subalit ngayon ay kalimitan, majority sa ating mga kabataan, talagang minsan ay wala na rin kung sa mga kanilang mga magulang. At nakikita natin na sila ay kalimitan ngayon, ng mga kabataan natin ay napapalahok sa mga hindi maganda, sa bisyo. At hindi natin alam kung ano ang kahinat na kumisan. Marami ang mga magulang na may problema.
at itong ating mundo ay punong-puno ng mas marami pa tayong nadidinig sa ating balita na puro kasamaan. Madalang ho yung balita makikita natin na puro mabuti. Kaya dito po ay makikita po natin, ito yung panahong tinatawag nating fearful times. Panahong nakakatakot, mapanganib. Oh, maging sa ating family, sa ating community, kayo po ngayon ay maglakad, eh, hindi ka po masyadong kampante sa paglalakad. At pag kayo ho ngayon nagbabiyahe, nakakatakot din pong magbiyahe ngayon. Kapag kayo po nag-iisa, lalo na po't gabi na at ang inyong dadaanan po'y walang ilaw, nakakatakot. Kaya tingnan po natin, itong 21st centuries, ay nakikita po natin dito yung international fear. Ano po yon? Terrorism. Katatapos lang po ng mauti. Pero ito po ngayon, nawala na, pero ganun pa man, ay alam natin, hindi po tumitigil ang kaaway. Para wasakin ang isang bansa, wasakin ang isang community, o wasakin ang isang bayan sa pamamagitan nito. Kaya nakikita po natin. At marami ang mga kabataan natin na dapat natin ay sila ay ma-prevent. Sabi nga po, prevention is better than cure. Na yung atin pong mga anak ay makaiwas po sila, mga minamahal na mga kaibigan, mga magulang, kabataan, na sila po'y maagapan natin habang sila bata pa. Kasi kung sila po'y medyo maedad na, meron na po silang naitanim na hindi maganda, mahirap na po nating hubugin ngayon. Maaari po nating mahubog sila, ginagamitan po na ngayon ng mga tinatawag nating kamay na bakal, marami ho namamatay ngayon. Ay hindi na po natin nahayaang mangyari po yung ganon. Sila po para masupil, takutin, sila'y papatayin. Pero ngayon, dito po sa atin ay sa banal na kasulatan, para hindi po mangyari yon, kung sila may lumaki, hindi po nila ito mararanasan pagka atin po silang naagapan. Tingnan po natin dito. Ito pa ho, isang nakakatakot, yung epidemic disease o diseases. Laganap na ho ngayon na napakaraming sakit. Mga bata ho ngayon, kalimita, pag pumunta kayo sa ospital, naranasan ko po yung mag-chaplain sa isang ospital, napakarami pong mga may sakit. Hindi lamang po matatanda, mga kabataan ngayon may sakit na. Oh? At kalimitang mga sakit niyan ay yung kalimitan mga bata, mahina po ang lungs nila. Yan po ang pangunahing sakit ngayon. Oh, sakit sa puso. Yan, diabetes. Diabetic sila. Mahilig sa asukal. Iba na may iba-ibang klaseng problema. Kaya, nandyan pa rin ho yung crime. Oh? Napakabilis ho ng pagtaas ng crime natin. Tingnan po natin dito. Yung crime po natin ay ano po, in every 10 years, ay 122% ang ano po, pagtaas ng ano po, ng tinatawag nating crime. Kumpara po sa population natin ay 13%. Kaya sa panahon natin yun, ito talaga yung mapanganib. At ang mga tao ngayon, ano po, nakatingin sa mga bagay sa lupang ito. Sabi nga natin, man preoccupied with things. Nakikita po nila, sila ngayon ay busy sa paghanap po ng paghahanap buhay, pagkita po ng pera. Yung pong tinatawag natin gusto nila, mga bagong sasakyan. Kahit dito sa Pilipinas, pagka pupunta kayo sa tabi ng daan, magagandang tinatawag nating National Road, makikita po natin dyan ang napakagandang mga sasakyan. Kaya nga ho, marami ngayon ang talagang focus sila sa attention ay yung paghahanap buhay. Siyempre, gusto ho nila magkapera at makapagpatayo ho ng magandang bahay. Oh? At sabi nga po dito, trap can he escape? Makakalaya ba ang ating mga anak sa mga bagay na sa lupang ito, sa nakapalibot na ito, na punong-puno ng pressure? Oh? Kung paano sila mabubuhay, hindi nila alam ang future nila, and especially, nakadepende po yan sa pagpapalaki ng ating mga magulang. Oh? Ang sabi po dito ay, nandyan, no place to hide, mga kaibigan. No place to hide. Nandyan po yung tinatawag nating descent. Ang mga bata po ngayon, pag sinabi mong pirme, hindi po yan na talagang maraming matitigas po ang ulo ngayon. Hindi po masyadong nakikinig sa kanilang mga magulang. Ang mga bata po ngayon, minsan mahirap pa sunodin. Sabi mo, maghugas ng plato, hindi po natin mapaghugas, mga kapatid, ng plato. Oh, minsan ho ay pag yan ay sinasaway mo, abay minsan ikaw ho ang tuturuan ng mga bata ngayon. Ayan ho, hindi naman lahat. Pero nakikita ho natin yung mga bata, hinihiyawan yung kanilang mga magulang. Andiyan po yung disease, drugs, divorce, ano pa? Delinquency.
ang mga bata ay talagang napaka-delinquent, no? Napasama, napasama. Nakikita natin, sa araw-araw po nating panunod ng TV, kaya ngayon ho, may curfew hour sa iba-ibang mga bayan, mga barangays, para po ma-prevent ang ating mga kabataan. At sangayon po sa some authorities observe, ay meron po mga tatlong mga dahilan, mga kaibigan. Ito po yung mga dahilan. Ang una, ay yung tinatawag po nating television. Pangalawa, yung pong association and lack of spiritual training in the home. Oh, yan po sinasabi natin, ito po yung ating pinag-aaralan, yung pong pagtuturo po ng ating mga anak sa ating tahanan. Yan po ang unang school. Oh, yung pong ating tahanan, sunod yung paaralan, at siyempre, marami din silang matutunan sa community. Pero ang ating pong pagtutuunan ngayon, ating pong pag-aaralan, ay yung dito po sa ating tinatawag dito sa spiritual training. Kaya nga sabi po dito, kalimitan na nagiging food for thought o yung pagkain ng isipan ng mga bata. Kaya ho nung araw wala naman humisyadong TV noon. Ang kanta ho sa kanta pagising sa umaga, sermon ng almusal. Oh? Pag-uwi sa gabi, sermon pa rin ng hapunan. Pero ngayon, iba ho. Pagising sa umaga, TV. Ang almusal, tanghalian, at hapunan. Puro television. Kasi ang mga magulang ho natin ngayon, huwag po namang magagalit yung ating mga magulang. Kasi ngayon po, dahilan nga sa preoccupy tayo, maraming mga bagay na pinag-uukulan ng atensyon. Ang mga bata ho natin, minsan na nagiging babysitter po natin yung ating mga yung TV. Oh? At kalimitan po sa TV, ito'y ginagamit din ho ng kaaway. Nagagamit din ho ito sa maganda kasi nakakapakinig tayo ng magagandang balita kaya nakalagay dyan parental guidance. Pero mga kaibigan, tayo po ay busy-busy sa atin pong pagtatrabaho sa ating mga opisina. Naiiwan po natin, sabi natin na meron nga po tayong mga kasama sa bahay. Pero ang nakakalungkot po ay yung pong ating mga anak, ang nagiging babysitter po yung ating television. At ang malungkot ho dyan, meron nung tinatawag tayong fiction story. Yung po bang mga story hindi totoo? Isipin ho ninyong yung makapangyarihan, lilipad po at lilipulin lahat niya at gigibayan niya mga building kung ano hanggat, mahigpit ho lalabanan. Ay may mga bida dyan. At ang mga bata ho, talagang nagiging violente ang mga bata. At nagiging ibang isipan nila. At malungkot yan, yung mga kung ano mga sangguko, kung ano pong napapanood ng mga bata. Kung kaya nga po ang mga bata ay namamana po nila, ay kadalasan po mga kaibigan, ay ang karakter po sa computer o kaya po yung karakter sa TV. Yan po ang kanilang ginagaya. Kaya sinisip na, bakit hindi naman kita tinuruan? Sabi nung bagulang, hindi naman kita tinuruan ng ganyan. Hindi kita pinalaki ng ganyan. Bakit ka ganyan? Pero hindi po niya napapansin. Yun po kanyang babysitter at tagapag-alaga po ng bata. Pagising sa umaga ay panood ng TV at computer, ang mga bata ay doon pala po namamana yan. At yan po ang ginagamit ng Diablo para sirain po ang murang isipan ng ating mga anak. Maturuan po sila ng mga turong hindi totoo na kwento at ang mga bata po ay kadalasan iniisip niya. Kaya sabi nila, paglaki ko, magsusundalo ko kasi nakikita po nila ay bakbakan. Gusto nilang patayin ang mga talagang siya maging bayulinte. Kaya pag nagagalit po talagang mga kapatid niya, misan. Na-apply niya yung napapanood niya. At ang mabigat po nito mga kaibigan, yun pong ating mga anak, minsan po ay nagiging ano po siya, sex educator natin ang TV. Yun po ang nagtuturo sa kanila, kaya ho marami ho nag-aasawa ho ngayon ng maaga pa. Hindi pa ho po tamang panahon, nag-aasawa na sila, minsan nagbubuntis na po sila, ang dahilan po niyan, dahilan po nakikita nila sa TV at madali sila naghihiwalay. Kasi sa TV po, maya-maya naghahalikan sila, nagsama sila, mag-sweetheart sila, and then maya-maya po, nagbe-break na sila. At minsan, ikinasal, maya-maya, hiwalay na sila. At yung po ang tumatanim sa isipan nila ng mga bagay na dapat i-prevent natin ating mga anak. No? At tingnan po natin dito, yun ang inyong mga anak. Ay maliit pa po sila, ay talaga hong nakasalamin at talagang hirap na hirap po sila. Magaman po yan, education po yan at na-educate ng mga bata sa computer, pero dapat po maiging maingat tayo. Mahalaga rin po yung katulad po dito, tingnan po natin di sa yung food for thought at yung mga violence na napapanood nila. By the age of 18, your child will watch, sabi rito, TV 22,000 hours. Oh?
Compare po dito sa pagpasok nila sa eskwelahan, 12,000 hours lang. Kaya mas marami po ang panahon na ginugugol nila sa TV. No? Tingnan natin dito. Hindi po natin sinasabing masama po ang TV, mga kaibigan. Pero, pakaingatan po natin, tama po ang sinasabi niyang parental guidance, pero hindi po yan ang matinding training na pwede nating magawa na sinasabi po ng banal na kasulatan. Oh, tingnan po nyo dito, yung paayong na pong tinatawag natin na yung pangalawa yung association. Oh, tingnan po natin ang association. Meron po dito yung tinatawag nating sa association po. Meron po tayong tinatawag dito yung peer pressure. Sa panahon po ng stage nila, yung by the age of 12 hanggang 18 na yan, pataas na yan, yan po yung delinquent na sa mga kabataan. At kung hindi po natin maagapan yan, sila po yung sumama sa mga barkada, maganda, sa atin po sa, na, hindi natin alagaan siya ng mabuti sa tahanan natin, puro TV, mahilig sila sa barkada, sosyalan, kasi siyempre, yun po ang napapanood nila. Eh, pag sila po'y nag-aaral na, lumaki na sila at medyo humihiwalay na sa magulang, isang gabi na dumating, ay napapabarkada po sila. Yan pong marijuana, pag-inom ng alak, at saka po yan drugs, smoking, yan po ang matinding kumukuha ng sakit sa mga kabataan. At ang matindi po dito, nalululong sila. At yan po'y nasasadlak po sa pagkakasala at sila'y, yan, pupunta po iba sa bilanggo. Meron po akong na-meet na isang magulang, siya'y umiiyak. Sabi niya, kung pwede ko lang bayaran ng ugali ng anak ko, ng mga anak ko, binayaran ko na. Pero nakakalungkot nga lang po, isang kwento niya, yung anak niya, minsan napaluha po siya. Ang sabi niya, bakit ngayon lang kayo dumating? Yung palang anak niya, nakulong, nakakulong. Sabi niya, ano kaya ang mabuti namin gawin? Para dito sa aming mga anak at yung palang asawa niya, walay sila nung asawa niya. Kaya ang problema ho niya ngayon, kung paano matutulungan ang kanyang pamilya. Ay, ito nga po yung kasagutan. Tingnan po natin. Ang dahilan kung bakit nagkaganon ay ano po, itong tinatawag nating lack of spiritual training in the home. Ayun po, ikinuwento ko kay Mrs. Malo. Hindi ko na lang po sasabihin ang kanyang apelyido at baka malaman pa ng buong mundo, sabihin ako yung chichismis. Ang sabi po dito ay ano po, ay dahilan sa kakulangan ng spiritual training in the home. Dahil nga po sa busy tayo, oh, pero ito po ay hindi pa naman huli ang lahat, lalong-lalo na po sa ating mga magulang, na sila po ay may mga maliliit pang mga anak. O kung sila man ay malalaki na at kaya pa natin, ay kailangan natin ng spiritual training in the home. At kaya lamang, nasabi nga dito, ay may tanong mo dito, gaano mo katagal ginugugol ang panahon mo kung sakaling mayroon tayong spiritual training? Gaano katagal natin ginugugol? Pagising natin sa umaga, pagdating sa hapon, ang kagandahan po dito, kung meron tayong spiritual training in the home, ay nagkakaroon ng bonding. May time tayo, yung quality time na ibibigay natin sa ating mga anak. Hmm? At ito po ay tinatandaan ng mga bata. Hindi po nila maaalala nila ito pagka sila po ay lumaki na. Kaya sabi po sa Biblia, ano po, kung ano yung ginawa mo, hindi niya ito hihiwalayan. Hindi na ito makakalimutan, mga kaibigan. Kaya nga dito, yung bonding sa mga bata ay mahalaga. Yung pong kalong ninyo at yung pong mga bata ay gustong-gusto po nila kinukwentuhan. Pagka nalaman po nilang kwento tungkol kay Jesus at kung paano si Jesus ay ipinanganak, hanggang siya ay lumaki, hanggang siya ay pumunta roon sa langit, hanggang siya panibabalik, yung mga istorya yan, gustong-gusto po ng mga bata yung pakinggan. Ang bata po ay talaga mahilig sa kwento at gusto niya ulit-ulitin yung kwento kay Moses. Pero ang problema nga lamang po natin, may tinatawag dito na, yan, kapag ginugol natin ang panahon, kahit Pilipino, maging siya man ay Amerikano, o sila man ay anumang tawin, gumagamit sila, nagwo-worship sila sa kanilang bahay, ang ginagamit po nila ay Bible, mga kaibigan. Ito po ang pinakamagandang manual para sa ating mga anak. Oh, malungkot nga lang ho nito sa ating mga anak. Minsan mas kilala pa ho nila si Superman, si Sangoku. Alam ho nila mga karakter sa TV ng mga sikat ng mga Superman o kaya ay ang mga Sangoku na yan. Ako hindi po masyadong nagbabasa diyan sa hindi po masyadong nanonood ng TV sa magat. Hindi ko pinanonood yung mga bata ko. Actually, yung mga bata ko po noon naobserbahan ko po yan. Kilala nila yan ng mga Superman na yan pero
Mabababa ang grade ng mga bata kapag kayong puro TV. Pero sinubukan ko pong alisin yung TV. Kinukwentuhan ko na lang sila ng mga kwentong magaganda at pinubuksan ko lang yung TV pag talagang mahalaga, mas matataas ang grade ng mga bata. Na-observe, subukan po ninyo sa inyong mga anak. Tingnan po ninyo ang mga anak ninyo. Subukan po ninyong itanong ninyo kung sino mga karakter sa Bible. Baka mas maraming kilala siya karakter sa mga sa TV. Ay magkakaproblema ho tayo. Kasi yan, tingnan po natin. Mas kilala pa po nila si Superman kasi kilala nila sa ating Panginoon eh. O tingnan, ito po yung ang problema natin. Yun ho, misa sa mga magulang ay kami na may pumupunta sa simbahan. Pero ang tanong mga magulang, church is enough. Oh, ito po bang enough po ba ang church, mga kaibigan? Oh, is church enough? Oh, ito yung tanong. Ay misa pag pumunta ho tayo sa simbahan, ay nakakalungkot ho diyan. Dadaan lang ho tayo tapos kaunting ganun lamang po o kaya ho hindi naman ho naiintindihan ng mga bata ang sinasabi, ay hindi pa rin ho masasabi nating spiritual training. But although kailangan natin dalhin sa simbahan po 'yan. Ay tingnan po natin yung cycle, oh. Yung cycle natin ay malaki ang pagtulog, pagkain, pagpunta sa school, at lalo na ho yung panonood ng TV, mas marami hong panahon ng panonood ng TV, eh pupunta ho sa simbahan, kulang po, kulang. Kaya hindi rin natin pwedeng iasa ho diyan. Kaya lang po, sangayon po sa mga religious leaders natin, mga minamahal kong magulang, ay ito ang kanilang suggestion. Ang kailangan pala ho natin, ang sabi rito ay read to your child about Jesus. In early years, determine characters. Turuan daw atin daw pong basahan ng ating mga anak habang sila po ay ano ho, bata pa. Mas madali po nilang maunawaan. Ang madali po silang mauhubog sapagkat madali pa po silang turuan. Iyan ang napakagandang suggestion at obserbasyon ng atin pong mga dakilang mga authorities at mga dakilang mga tagapagturo ng salita ng Diyos. Ang isang unang-unang sinasuggest nila ay ang mga bata'y mabasahan natin ang tungkol po sa ating Panginoon. Ito po ang answer, mga magulang ko. Ito po ang tamang kasagutan para sa ating mga anak. Na sila po ay mahubog natin, maprevent natin sa lahat ng bagay, anuman pong kasamaan ang dumating dito sa lupa. Ngunit kapag ang atin pong mga anak ay nahubog natin sa salita ng ating Panginoon, anuman ang ating kinaanibang mga relihiyon, o anuman ang ating institusyon na atin pong kinaanibang mga kaibigan, ito po ay makapagbibigay at makapagdudulot ng magandang tagumpay sa training po sa ating tahanan. Ay walang iba po kundi ang ating banal na kasulatan. Ang sabi po dito, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Ito ang napakaganda na atin pong maturuan ng ating mga anak sa dapat po nilang lalakaran at ang atin pong paraan, ang atin pong manual na gagamitin, lahat po ng katanungan ay narito po sa banal na kasulatan. Maging sa paglaki nila, pag-aasawa, pagpili na magiging asawa, pamumuhay, pagiging matagumpay sa kanilang tahanan, pagiging matagumpay ng mga kabataan, matagumpay ng magulang, business, at lahat-lahat na. At lalo't higit sa kaligtasan at paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon, ay ang magandang kasagutan po sa ating mga anak ay maturuan sila. Tama po itong sinasabi po dito sa Proverbs 22. Ito po ito, nagkamali lang po yan. 22:6 po yan. Oh. 22:6, beti mali ang nailagay diyan. Yan, pero ang problema natin mga magulang ay ang Biblia is hard to read sa ating mga anak and hard to understand para sa kanila and hard to explain to our children. Katulad po nitong ating tinatawag na itong Bible na ganito. Kapag po yan yung inistoryahan, lalo pa po yung 3 taon lamang o kaya po yan ang edad po ng ating anak sila po ay sila hindi pa nag-aaral, ay ang gusto ho ng mga bata ay sila ho ay kuan. Hindi sila magkakaroon ng, hindi nila pag-uukulan ng atensyon yan. Hindi makikinig, baka ho yung maglalaro kaysa makinig sa inyo. At kung iisipin natin tayo mag-aaral nito at lahat po ng kalimitan na nag-devotional, nag-worship, umaga't hapon, ay ang ginagamit po nila ay Bible. Ay, pero meron ho tayong tinatawag na kasagutan dyan. Yun pong Philippine Publishing House. Ito po ang top publication sa buong mundo. Ito inagawaran po sa Paris noong, hindi ko lang nilagay dito yung date, at ito ang nagpuproduce, kilala po ito sa buong mundo. At itong Bible Story, kahit anong mga, kung kayo may mga Bible Story dyan, pwede po nyo magamit yan. Alam po ba ninyo itong Bible Story? Meron siyang 409 story.
mga stories na magbibigay ng ano po, mga character building lesson sa mga bata. At sa loob po ng kukwentuhan ninyo in every Sunday o every day, kukwentuhan niyo ang inyong mga anak itong 309 stories, 409 stories ay hindi pa natin kayang ubusin ito. Ang mga bata sa isang kwento ay talagang sila ay masisiyahan na. Yung pong mga bata, kung mababasa po natin itong kay Mary, nung si Jesus Christ po ay nakapako doon sa cross. Siya po ay malalagutan ng hininga na doon si Mary, kanyang magulang niya. Sinabi niya kay John, "Behold, my mother. Please take care of my mother. Ingatan mo." Sinabi niya, "Goodbye, mother." Maganda itong kwento about sa kay Jesus Christ, yung tungkol sa nanay niya, na nasabi niya yung pagmamahal hanggang sa malagutan ng hininga ang kanyang anak. Ay masasabi ng kanyang anak, "I love you, Mama." Ito po ang napakaganda. Dahilan sila po ay naturuan natin ng magandang lesson. Nabuhubog natin ang kanyang karakter ayon sa karakter ng banal na kasulatan o ayon sa karakter ng ating Panginoon o salita ng Diyos. At ito pong Bible story, meron siyang 409 stories and with 1,500 colorful pictures. Ito po yung dinisign. Maganda itong maituro sa mga bata, no? Ito yung aking sinasadya sa inyo. Ito yung easily to read and easily to understand at to explain sa ating mga anak, no? Ito ay ito ang magandang maibibigay natin sa mga bata. Ito po ang mapapamana natin, ang magandang karakter sa mga bata. Hindi po ito kayang nakawin. Ito ang magandang kayamanan, gift sa mga bata, ay yung mga bagay na wala sila. Hindi po ito nilalaruan, hindi po ito kinukuha kung saan, kundi ito'y galing mismo sa ating Panginoon at ito'y maituturo natin sa kanila kung sila ay ating bibigyan ng anpo, panahon. At ito'y may gagawa natin i-train sa kanila. At kung meron mga story po sa inyo, kung meron mga batang may pictures, gamitan po natin yan ng mga kwento tungkol sa ating Panginoon. At ako'y naniniwala po at nakakasigurado sa inyong mga magulang nang inyong mga anak ay mahuhubog ninyong mababait, magagalang, masunurin, at may pagkakatakot sa ating Panginoon. At kayo po ayan ho, isa sa matagumpay na magulang dito po sa ibabaw ng lupa, mga kaibigan. Yan po ang aking masasabi sa inyong nakatitiyak po ko 100% kung ito po yun yung gagawin sa ating mga anak. At lalong-lalo na po kung ating ituturo sa ating mga anak ay yung story na kasaysayan ng mga taong mga matatagumpay. I-story po natin ng tagumpay. Alam ba, may story dito about kay Abraham Clinton o tungkol sa story ng pagtatagumpay ng ating Panginoon during the younger years, nung siya ay 9 years old, kung paano siya pinalaki ng magulang niya, at kung paano naging matalino, bagaman si Jesus Christ, hindi niya kapasok sa, hindi siya nag-aral ng grade 1 o ng grade 2 o nag-master. Pero naging matalino siya dahil ang itinuturo sa kanya ng kanyang magulang ay ang makalangit na bagay. Sabi nga sa kanya ng mga guru, nung siya ay 9 years old, ay tinanong siya. Sabi niya, "Why you know the scripture very well?" Sabi niya, "Because my mother taught me." Yan ang maganda sagot ni Jesus Christ. "My mother taught me." Yan po yung mababasa natin dyan sa Biblia at sa mga story na itinuturo sa ating mga anak. No? Kaya nga sabi rito, kapag ka ang titingnan po natin yung titimbangin natin kung paano natin mapiprevent ang ikukuhan po natin tinatawag nating an ounce of prevention. Katulad po niyan drugs. Rape. Ano pa? Murder. Gambling. Stealing. Terrorism. Alcohol. At pornography. Ang sabi po dito, na lumampas tayo. Sa kabilis ng pagkalampas, mga kaibigan. Ayan. Ano ba ito? Ayan. Kapag ka ito po'y ating titimbangin, ay hindi po ito magtatagumpay kailanman ang kasamaan sa kabutihan. Ngunit itong lahat ng ito ay makikita po natin sa banal na kasulatan ng ating mga anak. Kapag nahubog natin sa salita ng ating Panginoon, lahat po ng yan, hindi po yan magtatagumpay. Makikure po ang ating mga anak sa pamagitan po ng salita ng ating Panginoon, mga minamahal kong magulang. At kaya nga po kami naririto ngayon. Gusto po namin ang inyong mga anak
ay maging katulad nito. Oh? No, ah, magsasabi, no to drugs, no to murder, ano pa? No to alcohol, oh? No to rape, ano pa? No to smoking, and no to pornography, at ano pa? And say, only to God. Tanging ang Panginoon lamang. God in God alone, mga kaibigan. Yan po ang mahalaga na atin pong maituturo at may pamamana sa ating mga anak. Nang ating anak ay hindi lamang malusog physically, kundi sila'y malusog mentally, nang kanilang isipan ay masaya sapagkat ang ating Panginoon ay ano po, nananatili sa kanyang isipan at ang kanyang isipan ay panig lamang sa kabutihan. Sapagkat tanging ang Diyos lamang ang makapagtuturo ng mabubuting bagay ng ating mga anak ay ano po, mahubog sa magandang karakter at pag-uugali, na tanging ang banal na kasulatan lamang kapag tayo po ano, spiritually train ang ating mga anak. Naniniwala po ako at nakakasigurado ko sa tulong ng ating Panginoon, kayo po ang magulang na magiging masaya, matagumpay, at ang inyong tahanan ay tahanang naghahanda sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Oh? So, bakit itinag ulit-ulit na? Sabi nga, the greatest stories ever told, ever written, the greatest, ang sabi po dito, itong tinatawag nating the Bible story, Bible Prince, ito po'y laganap sa buong Pilipinas, hindi lamang po sa buong Pilipinas, sa buong mundo, na ito po ay makakatulong sa inyo, mga mahal kong mga magulang, para po turuan ang ating mga anak sa mabubuting asal. At ito po ay kapag meron tayong tinatawag po nating spiritual training, ang inyong anak ay nasa magandang kalagayan. Ito ang pinakamagandang pamana, tagumpay at kayamanan na kailanman ay ano po, hindi makayang nakawin, hindi kayang agawin, kundi ito'y nakatanim, nakapunla, at ito po'y inyong aanihin. Ang ating mga anak ay mapiprevent. Ang sabi nga po dito, yung descent, hindi po yan magtatagumpay sa kanya. Disease, drugs, divorce, and delinquency. Kaya nga sinabi po sa banal na kasulatan sa Proverbs 22:6, gusto pong ulitin sa inyo mga magulang, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So, mga magulang, ito na po ang kasagutan sa inyo pong nais na maging kaligayahan sa pamamagitan ng atin pong pagtuturo ng, sa atin pong tahanan. Maaaring gawin po nito sa umaga, sa tanghali, sa hapon, at sa pamamagitan po ng pananalangin. Nais ko po tayong magtapos sa isang maiksing panalangin. Manalangin po tayo. Minamahal at mahabagin po naming Panginoon, sa gabing ito, nais po naming pasalamatan ang kapangyarihan ng iyong Santong Espiritu na gumagawa sa amin upang turuan ang aming mga anak, mga magulang, na kanilang mga anak ay maturuan at mahubog sa karakter at turo ng Biblia, na kung saan ito ang magiging dahilan ng kanilang matagumpay na pamumuhay, at ang kanilang mga anak ay magiging malusog physically, mentally, and especially spiritually, na sila ay mahubog sa tamang pamumuhay at paghahanda na ang kanilang mga anak ay sasalubong sa malapit na pagbabalik ng aming Panginoon sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga magulang at kanilang akay ng kanilang mga anak sa salita at aral ng aming Panginoon sa pamamagitan ng banal na kasulatan sa pagtuturo sa kanilang anak sa kanilang mga tahanan. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong pagdinig sa aming panalangin. Ang lahat nito ay aming hinihiling sa pangalan po na aming Panginoong Hesus. Amen.